You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Naging iba't iba nga ang reaksyon kamakailan lamang ng ibalandrangan nitong si Barbie Imperial ang kanyang latest vlog sa kanyang YouTube channel kung saan ito nga ay na-premiered or inilabas niya noong June 11, 2022. Ang nasabing vlog ay nagkaroon na ng 319,546 views. Ilan sa mga umalma ay ang mga netizen na kung saan ay tila ginamit pa raw si Sandro Marcos para mapanood lamang ang vlog niya. Although marami ang natuwa at sinabi na very sweet si Sandro at nakakatuwa ang mga smile at tawa ni Barbie Imperial, pero may mga umalmang netizen hinggil dito, lalong-lalo na nga daw sa paggamit pa ng prank nitong si Barbie Imperial being adopted. Isang netizen ang umalma rito at narito ang kanyang naging reaksyon. Narito nga ang naging buwelta ng isang netizen sa ginawang ito ni Barbie Imperial. Sabi ni Joy the Wanderer, from a person I follow on IG, "When will our offensive adoption narrative change? It is so disrespectful and uncalled for, shedding negativity and using adoption as a laughing matter. Doesn't help adopted kids, their adoptive parents, and most especially the orphans out there who deserve a loving family. People of influence should know better, an adoptive parent." Sabing Instagram nitong si Barbie Imperial, ang makikita nyo sa kanyang pag-promote ng vlog ay ang mukha ni Sandro Marcos. Kaya naman marami ang umami na dahil isa si Sandro sa mapaprank, kaya ito ay kanilang sinubaybayan. Narito ang say ng netizen. Sa kanilang naging komento sa naging vlog ni Barbie, sinabi ng dalawang netizen na ito na actually first time kong manood ng vlog ni Barbie nung nakita ko sa thumbnail niya si Sandro. Click agad, hehe, gusto ko marinig reaction niya. Say naman ng isa pa, inaabangan ko talaga yung sa part ni Sandro. Sana more content po with them po, ha ha ha. Marami naman din at talagang natuwa at pumuri sa nasabing content na ito ni Barbie Imperial. Well, ibahagi natin ang sinabi ng ilan. Sabi ni Jinly Hernandez, in fairness, ang bait ni Sandro, mabait talaga ang pamilya nila kahit sa First Lady Liza Marcos nga daw daming estudyanteng natulungan sa mga gastos sa pag-aaral ng law. Nakakatuwa lang. Say naman ni Jaron, cute nung you're so annoying, kung saan ito nga ay sinabi ni Kong Sandro Marcos kay Barbie nang malamang pinaprank lang siya nito. Sabi naman ni Francine Dofredo, na miss ko yung boses ni Sandro, ha ha ha, by the way, ang cute niyo po, Ate Barbie. Sabi naman ni Merce Victoria, I love your content and beautiful prank, kasing ganda mo ang ginawa mong content. Bahagi din ng artikulo na Fashion Police ang nasabing vlog na ito ni Barbie Imperial. At tignan natin kung ano ang say ng ilang mga anonymous commentator sa naging vlog na ito ni Barbie. Ilang anonymous commentator, pasosyal tong si Barbie, kala mo lumaking mayaman, wala siyang friends na mahirap, bakit puro artista or celeb? Say naman ng isa, pakatotoo na lang, once umaman ka, gugustuhin mo pa bang balikan yung dating buhay mo, surround yourself with successful people. Ang isa naman yung sinabing, ang pait mo naman sis, pasosyal po, tamang spelling. Nag-iisip ka ba o nag-iisip ka ba? Sabi naman ng isa, PBB at si Loren Jogi ang dahilan bakit nagkaroon ng mga pilingerang artista sa showbiz tulad niyang si Barbie. Say pa ng ilang anonymous commentator, kachipan, buti na lang daw, maganda siya. More than that, wala nang interesting sa kanya. Ang isa ay sinabing social climber at it's finesse. Ang isa naman ay sinabing friends pala sila, marami atang friends si girls sa iba't ibang industry, mapa, showbiz at politics. Ang isa ay sinabing, ao, pumupwesto na si ate girl, ha ha ha, sabda lang, di ka makakalusot sa nanay niyan. Anyway, ang ilan ay sinabi nga na sa susunod ay dapat hindi ginagamit yung Barbie Imperial ang anak ng presidente na si Sandro Marcos, lalong-lalo na sa prank. Para lang ibalandala na close friend siya nito. Pero marami naman ang pumuri kay Sandro na napakabait at napakabuti raw tao nito dahil na rin sa sagot nito sa nasabing prank ni Barbie Imperial. Well, ano ang masasabi niyo sa isang netizen na nag-react hinggil sa pag-prank or pag-example nitong si Barbie Imperial bilang isang adopted child na kung saan ay hindi daw nararapat ginagawa ang ganitong content.